I'm
yung ating mga kababayan na nakikinig ngayon dyan sa Sci-Fi Friendship. Yan, no? Meron tayong mga bagong mga listeners. Nakalimutan ko lang ito. Sabi nila nakikinig sa ating programa. Pero anyway, nandiyan mo kayo, nakikinig kayo ngayon. Hi! Kumusta ko kayo? At siyempre, yung ating mga founders ng Radio Pinay 5 Club. Kumusta ko kayo? Sina Lucy, Berly, si Lani. Hello, welcome back, Lani. Kung nakabalik ka na, galing sa Pilipinas. At siyempre, sila Mary, sila Craig Muno, mga officer ng Radio Pinoy. Sino pa marami yan? Siyempre, si Mita, sa Manila, sa, ano, sa RPMC. At siyempre, sina Ray, ha? Hindi, sina June. Marami. Sila-sila, lahat yun ay patuloy na sumusuport sa ating programa. Siyempre, kasama rin lahat kayo. Nais ko matigay ng napakagandang umaga. Ano, at siyempre, maging yung mga namamasyal dyan sa, ano na, sa Chongsan, yung mga nasa Chongli naman, yung mga masyad sa malami sa train station dyan, marami dyan, mga nagpipita ng mga Filipino foods, di ko ba? At mga Filipino goods. At siyempre, lahat kayo ay nagpapaalala na kami. Kung sakali man tayo ay nag-enjoy at tayo ay nasa labas, nasa mga kalalakihan, at tayo ay uminom ng mga kagwanong mga bali na kakasya sa atin, nakakasiya sa atin, mag-iingay lang ha, huwag tayo padadala na yung aming ininom. Alam nyo na hindi ko sabihin, kabayan. At syempre, maging yung ating mga kabayan, ha? Kaya ko sinasabi ito, ha? Yung mga okay, magkakalata, kung saan sa mga kayo nag-ipuntok-untok, mag-umalis kayo, lahat ng pinag-painan, o naman mga naiwan nyo, eh, dali nyo, tapin nyo sa basura, huwag kayo mag-iwag kayo, ha? Ipakita natin tayo mga Pinoy, maniwinis tayo sa ating katawan, at marunin, maging bahagi ng kalinisan ng kapaligiran. Ano ho? Okay? Alam nyo ba sa Pilipinas ngayon, marami na rin mga issue na bumabangon. Isa yan sa mga issue ngayon. Alam nyo, alin? Itong SWS survey. Nag-survey sila. 3 sa 5 na Pilipino na tinanong nila. Ano ho? Sa mga tinanong nila. Alam nyo mo ba, pabor sila na magkaroon ng diborsyo sa atin. Ayun. Ano ho? Yun ang isa sa mga nakita na survey ngayon. Okay ba mo ito? Ha? Ano ba? Ano kayo ba? Usang ayaw mo kayo doon? Ayaw. 3 sa 5. Ano? 3 out of 5 na Pilipino, labor sila na magkaroon ng divorce sa atin. Ayaw sa SW survey na ginawa. At meron na rin yung itong na-issue mula sa ating papa. Sometimes na yung marital separation is more morally right. Bisan talaga lang nagiging siguro, hindi maiwasan, hindi lang so, talaga sila maghiwalay, at makabubuti sa dalawa, pinapayagan nila. Ano? Kumbaga, bakit pa sabi natin magsasama kung talagang parang tubig at laksin na ang nangyayari, hindi ba? Hindi na pwedeng maghalo. Yun nga, sabi nila, morally right. So, ayon sa lumitaw na bahaya mula sa Papa ng Roma. Ano? Namasalan na nyo yan. Ano? Hindi kaling sa akin yan. Ano? Pero yun nga, marami mga issue ngayon na bumabangon sa ganyan. Ano? Siguro sa ganito rin ang tako ng panahon sa ngayon, nakikita natin ang mas maraming ngayon na pamilya. Ano ho, ewan natin kung anong nangyayari, no? Pero nagiging masyado na silang kung baga liberal na kaisipan ng mga tao, no? So, kaya yan. Pero, siyempre, magpapasya tayo rin katungan natin kung ano sabihin natin tama at makapupuni sa atin, no? Okay. At ganoon na rin, pumunta tayo rito sa ilang bagay na kung minsan nga ito. Yung parang simple text ko, di ba nasabi natin sa programa na yun isang scam? Ngayon po, nagbago na ng pangalan. Global Intercon. Ano? Sabi nila, nagbago na eh. At nagsimula sa Saudi yata. So, at sabi ng iba, hindi na makasulat dahil online niya. Ano? Kaya pinabayo ng MECO, mula sa ating Deputy Ambassador, Deputy Resident Representative,
kaskas, no? So, iwasan po natin yan, mga kababayan. Okay, at ganoon na rin, ang pinapaalala pa rin sa ating mga kababayan. Ang iba talagang, yung iba natin, bakit hindi natin sila marunong makinig, o hindi sila nakakaunawa, o takot sila magsalita sa amo. Alam niyo ba, hanggang ngayon, napakarami pa natin mga kababayan na ang mga pasaporte nila ay luma, yung maroon. Passport na XX ang simula ng kanilang numero. Alam niyo ba yan, hanggang October 31 na lang yan. Pagkatapos mo, hindi na pwedeng gamitin mo yan. Kaya mabango yan. Ha? Ang totoo niya, noong October 31, 2014, ayaw nang i-extend yan. Pero tayo nag-extend, pero hindi lalabas na October 31, 2015. Kasi after October 31, 2015, yan po ay mahirap nang gamitin. Ano? Itong pasaport nito, baka kayo'y maka-encounter ng difficulties sa immigration checks. Ano? Pag nagtatravel mo kayo, sa anuman mga port of entry sa buong mundo. Ano? Lalo na yung mga magka-Canada, mga pagdating ho doon eh kayo, hindi pa pasukin eh, kawawa ko kayo. Kaya ang advice po, mag-apply ng bagong passport, yung e-passport. Ngayon, kailan mo ay dapat mag-apply? Sabi na iba, 6 months before the expiration. Eh, tama, yun po ang ano, advice sa Pilipinas. Pero kami sa abroad, ina-advise namin at least 9 months before the expiration or even less than 1 year na tinatanggap na namin. Oh, kasi alam naman natin ang proseso dito. Pinapadalaw pa natin yan through online sa DMA Manila. At yan ay next to 2 to 3 months. Lalo na kung may mga problema yung mga dokumento nyo. O kaya yung fingerprint nyo po na verified na meron pa lang kaso, meron kayong kapangalan na may kaso, magkakaproblema tayo, di mo ba? Kaya, sabihan po ninyo, inyong mga broker, maging maaga sa pag-apply ng renewal ng passport. Nakita nga namin ngayon, may mga pagbabago na marami na ngayon ang agency na nakinig. At yun nga, isa yan sa mga nasa factory niya sa Sincho, marami na yun. Pasaport nila, less than 1 year lang, 9 months, 10 months, nire-renew na nila. Kasi nakita nila yung hirap na mahabol. Lalo na kung minsan meron tayong mga kababayan, bigla mayroong emergency. Umuwi mo sila. Di ba paano yung pasaport nila? Ano gagawin nila? Mag-apply sila ng extension. Ikakasundin mo sila, di mo ba? At ang extension naman ko, ay pinahintulutan lang yan kung meron namatay sa pamilya. Ano? At kung meron mga medical emergencies. At kung ang OFW, bumabalik po sa ating bansa with expired na passport. At ang medyo dinagdag dyan, kung meritorious ang case, tinitingnan ko natin. Kasi kung isa meron tayong kamamayan, talagang obligado umuwi dahil family problem. Si Mister, ang problema niya. Si Mrs, problema niya. O kaya mga anak, problema niya. O kaya may problema sa ari-ariya. Kaya kailangan nilang umuwi. So, tinitingnan ko yan. Hindi naman tayo lumus na sarado ng aming kaisipan. Na kung isa, ang tao kailangan din na umuwi dahil mayroong napakahalaga para sa kanya ay dapat niyang gawin. Ano? Pero
kayo po'y nananatiling makikinig sa programang Radyo Pinoy at kapiling pa rin ang iyong lingkod, si Kabayan Tan. Ang DOEA po ay naglunsan ng isang mobile application laban sa mga illegal recruiter. Ito ba ay rumba na karaan ng unong Marso, pero para sa kaalaman ng iba, para sa kaalaman po ng iba na nakikinig kayo ay ito po, meron po ngayon na mobile application laban sa mga illegal recruiter. Para malaman ninyo kung kanino kayo nakikipagdeal, kung ito ba ay authorized na mag-recruit ng worker, at ito po ay magagawa nyo na sa inyong mga smartphones on the spot verification. Ano ang POA po, nilaunch ito, itong sarili nilang mobile application. Dinisign ito para bigyan po ang mga users po ng instant access po sa mga impormasyon tungkol sa mga recruiters at ano mga job orders nila. Ano, halimbawa, may kaharap kayong recruiter or yung nasa opisina sila kayo mismo ng recruiter. Mismo on the spot po ay pag-check nyo kung lisensyado o hindi itong recruiter. Ano? Ito po ay magagawa nyo dito nga sa application, mobile application ng POEA. Ano? Ito po malalaman nyo kung legal siya, suspendido pa, o rinalista sa mga listahan ng POEA. Ano? Kaya madali po sa inyo na magkaroon ng access kung sino po talaga, para malaman ninyo kung sino yung mga lisensyado ng recruiter. Ang debriefing application po ito, kailangan po na hindi na po kailangan ng registration. Pwede nyo po i-download to, ginagamit ang inyong iOS or Google Play. Ano, itinatawag nila sa Internet Operating System or Google Play. Aside po ito sa pag-check ng particular agency, ito ay lehitimo. Ang user pwede rin po mag-check ng job order ng agency na gamit ninyo ang mobile application. Ano po? At kung meron kayo nakita anomalya, pwede nyo po ipaabot ito ang inyong complaints sa pamamagitan din na itong application na ito. Ano? Kasi po posible lisensyado, pero wala nang pala siyang job order. O di kaya mali pala yung job order o mali pala yung trabaho na nire-recruit niya. Marami po ganun, nagkakamali ho sila. O sa niloloko ho kayo, lisensyado ho siya, sa niya po, hihinga kayo ng pera. Pero tapos nun, wala nang pala siyang job order. Hanggang maghintay nila po na kayo ng halang kagwan. O kaya siya po maghintay ninyo. Ninyo, hindi wala tumarating o hindi pinapapalis. Dahil kung wala siyang job order niya, sa pamamagitan ng mobile application na ito, malalaman po ninyo. Ito pong application po ito ay nilunsan in coordination ng workabroad.ph, isa pong online job portal. Ano? Yung mga wala naman mga smartphones, ano? Pwede kayo gumamit ng computer desktop. Ano? At ang access ng website ng POEA ay ang www.poea.gov.ph. Ulitin ko po, pwede kayo pumunta sa website ng POEA, www.poea.gov.ph. Ayan. No? Nakaraan taon po, 1.8 million Pilipinos po nang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Karamihan po ito sa United Arab Emirates, Malaysia, Brunei at Singapore. Ano? At marami sa Pilipinos na nakakuha sila ng trabaho sa construction, oil at saka hotel industry. Ano? So, ito magkabay natin yan. Naging mapahala po sila. Sana, kapila din kayo sa magiging mapalag na makakuha ng trabaho yung mga kaibigan nyo, yung mga kababayan natin, ano? So, dapat po, subukan natin itong application na. Sabihin natin sa ating magkamag-anak na gamitin nila itong application ito sa pag-verify ng mga recruiter o mga broker na kung saan kayo nag-aapply. Okay, tuloy-tuloy po tayo, kabayan, at muli sa kawitin. Thank you.
realizo magandang awitin na handog namin sa inyo. Okay, marami na yun ang nakarating na sa Canada. Pero alam nyo ba, naka-encounter sila maraming problema yun dyan. Yung kanilang inaasahan na magkakaroon sila ng permanent residency, hindi ho natupad sa marami. Alam nyo ba ngayon, marami, halos kalahati ng mga napuntang mga Pilipino roon ay napauwi na ho sila sa Pilipinas. At sabi nga nung iba, pati yung mga nandun na dapat sana pinaprasok ni mga papiris na mga nauna pa silang nakarating, ngayon pati sila ho naapektuhan. At marami ng araw ngayon, ang iba nagtatago sila at ngayon nga, posibleng mahuli sila ng mga polis na mga immigration doon at sila ho ay inideport. So ngayon kasi nagkaroon ng palisiya ang Canada na yung mga nasa temporary working permit ay hindi na po nila pinahintulutan na maging permanent. Apat ng taon ang pwede nang trabaho doon, pagkatapos po sila po ay uuwi na. So yung mga pangarap ng mga nagpunta roon, kaya na ang iba sabi nga nila, di ba alin mo, nag-umukul kami at ang amin pong kinikita ay hindi ganun kasing ganda rito sa Taiwan, pero after 2 years po, pwede na namin i-petition ang aming pamilya, ang asawa ko at ang aming mga anak. Yun po ang kanilang mga pangarap. Pero marami po ngayon ay nabigo dahil na po sa bago, sa pagbabagong policy, immigration policy ng Canada, na yung mga holder po ng temporary working permit, hindi na po sila pwede po na manatiling ganun at magkaroon ng ganun na residency, no? So ngayon, wala na kami nakikita ngayon po sa ng Canada. At nalaman na ako nila, siyempre, kukukul naman na napakalaki na naga. Tapos pagdating doon, wala pa ng katiyaga. Yung pungkin na magyayari sa magiging makakaharap mo doon. Paano na po yun? Kaya ingat-ingat lang po tayo mga kapatid. Mga kababayan. At maging na rin yung mga nagpupunta niya sa Portugal. Ingat-ingat po kayo. Huwag kayong basta na maniniwala, huwag kayong magpapanubo. Alam nyo kung may isang problema sa ating mga Pinoy, huwag kayong magagalit, Marami sa atin, basta for the sake na wala naman sa aming usapan, makano na, titir pa na, titir mo na yan, oo na, oo. Pamanalin sila, maniwala. Hindi naman tayo kung baga sa isang tao nilang kalimol, ay, magpapaniwala tayo mga sa mga salasalita. Hindi naman po tayo ganun, di mo ba? Kaya, matutupo tayo, at natin kung ano yung mga pinalalagda sa atin, ano ba yung ating pinapasukan para sa ganun o hindi masayang yung mga pera na ating po pinaghirapan dito sa Taiwan, mapupunta lang sa mga puso, mapanlokong tao, no? So, ingat-ingat lang po tayo, kabayan, sa bagay na yan, okay? Ngayon naman, ay halos kalahati na taon, katapos tayo, di ba? Next week, July na ho, so nakapaglataon na tayo, makapinisan din ho ba, July na, at ilang buwan na lang ho, yan ay per na yan, prepare na naman tayo, kaya sabi nga nung iba sa nung isang taon yata, wala na tayong buwan na hindi tayo pumukuli ho ba, mula sa Enero hanggang Disyembre, kada buwan may mga okasyon na kung saan tayo naglalaan. Kaya ang hirap yata makahipon hindi mo ba? Pero nasa atin yan, kailangan maging matalino tayo, lalo na sa panghawak natin sa ating mga pera, no? Maroon tayong spend wisely sa atin nga, hindi yung kumita ka ng 100, kukuha ka ng 105, abonato ka pa na 5 piso. Oh.
sa ating FYI for your information, mga kaalaman, para sa ating mga magagawa. Isa sa ating mga FYI, ito na malitang all health evaluations needed on recruitment of foreign workers. Hindi na kailangan ang health evaluation or medical examination sa mga i-recruit uli na foreign caregivers. Para po makahit ng panahon ng pamilya na merong caregiver na meron silang maliit na pag-asa na yung pong functional recovery from the burden of traveling to hospital for health examination, pag nagre-renew sila ng contract or employing a new foreign caregiver, ang Ministry of Labor po nag-set up ng new measure enabling the re-recruitment of home care workers na sila exempted sa health evaluation on people who need mga kailangan po ng pag-aasikaso. Ang bagong measure po ay apply to sa mga pamilya na meron silang membro sa tatlong kategorya. Unang kategorya po, yung pong may alaga na 80 and above, na ang medical institution, inassess sila, kaya ng hospital, inassess, na itong tao na ito ay heavily dependent or requiring full day care. Kailangan ng buong maghapon ng pangangalaga. Kailangan itong pangangalaga ng isang caregiver. So, yung caregiver di makakalis. Pag nakita at nagpatunay ang doktor na kailangan talaga itong caregiver hindi makakalis, kailangan full day care ang gagawin niya, exempted po itong caregiver na ma-medical exam sa kanyang renewal ng kanyang kontrata. Sino ba? Category 2. Yung pong alaga mo, meron siya sakit na cerebral palsy o meron siya sakit na spinal injuries, yung pong sa malungkot, sa likod, or amputations leading life function to be significantly impaired, na ito po ay nagtutulong sa buhay ng inyong alaga na sobrang hirap. Kaya yung pong medical institution ng hospital, inassess po na kailangan din ang full day care, ito po pinapayagan nila yung caregiver na hindi rin mag-medical exam. Kailangan po na ayan siya. Category 3, yung tatlong category po ito eh. Yung pong inassess ng hospital na kailangan ng full day care at nag-issue the relevant vegetative state certificate para i-prove na yung pasyente ay paralyzed. Vegetative state, hindi na makagalaw. Walang lakas, parang bulay na siya, nagpapulay na. Paralyzed siya, hindi makaalis sa inihigaan niya at kailangan din ng mechanical ventilation o life support equipment 24 hours a day. Yun, pag ganun ang pasyente, at nagbigay ng certification ang doktor ng hospital, yung po, hindi na rin po kailangan ng medical examination. No caregivers po, kahit na siya ay nagre-renew ng kanyang kontrata. O kaya, mayroon pong bagong caregiver na inahin. So, yan po. Isa yan sa ating FYI sa umagang ito. Ano pa ang isang FYI natin? Ito. Yung tinatawag na ang respite care service provided by Taipei City Long-Term Care Management Center. Pag ang employers po na nakapag-establish siya ng household registration sa Taipei City at siya ay actual residence ng Taipei City, na kailangan ang tinatawag na respite care service in case na ang kanyang foreign caregivers ay mag-i-lead. For example, wala po kayong day off. Totally, wala. Pero kailangan po na mag-day off ka, kailangan mo umalis. O kaya kailangan mo umuwi. Meron kang dapat na sikasoy sa atin. Yung po, yung employer, pwede siyang kumuha po doon sa tinatawag nilang respite care service center.
775202 or 1999 extension 5888. Ulitin ko. Sabihin nyo sa employer nyo, pwede sila tumawag dito. 02-259-752-02 or 199. Yung last four digit, pwede yung palitan ng 1999 extension 5888. Dapat po mag-apply sila in person. Ano ho? Marami po mga takuya. Isa sa Taipei City Long-Term Care Management Center, yun po ay sa Chungsan District, sa loob po ng Taipei Expo Park. Ano po din ito? Sa Western District Service Station naman, sa Chonghua Road po yan, Heping Branch Taipei City Hospital. Alam nyo po yan sa Taipei City Hospital, yun ba? Ang Southern District naman ng Taipei City, dito po sa Renhai Branch ng Taipei City Hospital. Ano po, ang Taipei City Hospital, marami po yan. Meron silang Heping Branch, meron silang sa Renhai Branch. Okay? Sa Northern District Service Station naman, ito po ay sa Taipei Wellness Clinic and Resort sa Peito District. Ano ng mga taga-Peito yan? Ano ho? At ito pa, sa Central District Service Station naman, ito po sa Tatong District, Taipei City, Chongqing Branch ng Taipei City Hospital. Ayun, ano ho? So, yun po yung mga places na pwede sila mag-apply in person. Nakikin yung employer kung kinakailangan na kumuha siya ng kalikaryemo ninyo kung kayo po ay mag-delete o maaari mag-deleo. Kaya pwede nyo sabihin sa employer niyo po ito, ano? Para sa ganun, eh, yung mga walang day off, eh, makapag-day off kayo. Sabi sa amo, kailangan ko naman mag-day off. Kailangan ko na umalis muna kahit isang araw lang. Eh, wala mag-aalala. Pwede po tayo pumunta rito ang tinatawag nilang Respite Care Service Center ng Taipei City Government. Kung kayo po ay nakapira sa Taipei City, okay? So, yan po, isa sa mga FYI natin ulit. Ano ba ang ibang FYI natin? Ito po. Meron tayong magkababay kasi kung minsan natatakot sila, basta na sila mapapauwi daw. Ano ho? Alam nyo ho, sa ngayon, hindi na ho pwede mangyari yung kaparirong before, ano? Ano? Basta employer o broker na ayaw sa'yo, sige, diretso ko sa airport. Ha? Deport ka na ho. Repatriated ka na. Pero ngayon hindi ho, kailangan ho, yung tinatawag nilang notification for the termination of the relationship between foreign workers and the employer. Kailangan na po yan. Ayaw po sa Ministry of Labor na sila po ang nag-promulgate itong termination notification. Employers at ang foreign workers termination verification process. Ang employers po at ang foreign workers dapat mag-apply po ng termination verification sa labor office. Pag silang dalawa po, gusto nilang tapusin yung kontrata bago ang expiration date nito. Bago mag-expire ito. Umpisa na ho, sabihin natin, 3 months or 4 months before, wala na kayo sa taong pa na kayo, ayun nyo na, dahil kontrata 3 years. Eh, kahit dalawa pumunta kayo sa labor office at mag-fight po kayo nito, mag-apply na nito ang tinatawag na termination verification. Ano? Kailangan po gawin niya within 14 days prior to the termination of the employment relationship, the foreign worker po should leave the country. 14 days bago po umalis ang worker within 14 days bago umalis ang worker ng Taiwan. Kailangan po may apply ito. Ano ho? Para sa ganun, magbigyan sila na tinatawag natin termination verification verification, termination verification. Ano ho? If sa panahon na yun, ang employer at employee ay kailangan din na mag-reapply sa labor office for verification of termination. Ano ho? Kailangan. Misa na ho kasi na-expire. Hindi mag-apply sila ulit. Pero kailangan mas maaga. Di ho ba? Dapat nakukuha yung panahon na yun. Ngayon, ano dapat dahil? Kung sakali na mag-apply kayo ng termination verification, ayaw nyo na po ipagpatuloy yun yung kontrata. Ine-terminate nyo ng dalawa. Kasunod ko kayo. Ang una ay yung
tinatawag na termination notice. Ang original po ito, ano ho, nalagdaan ng magkabilang partido ang employer at ang foreign worker. Tapos dali po yung passport at resident permit ng foreign workers, yung ARC niya, dating po niya, original, at siyempre magpo-photocopy kayo. At yung tinatawag na hiring permit, yung hiring permit ng employer po yan, at saka employment permit, kailangan din niya, photocopy po yan. Ang foreign worker salary slip, ha, or labor slip, at ang salary affidavit photocopy. Ano, yung affidavit po yan, meron po yan. Kung pumunta kayo dito, meron salary affidavit. At kailangan din po yung salary slip, yung sweldo. Titingnan nila, siguro titingnan lang kung sweldo ka ba o hindi. Tama ba yung sweldo sa'yo, titingnan ang labor bureau ko yan eh. So, kailangan po yan. Ngayon, kung di makakarap din naman ang employer, ha? Hindi lang yan gumawa siya ng special power to kundi kung sino po yung kakatawan sa kanya sa inyo pong pag-aharap. Ha? Dadalhin nyo rin ang kopya ng labor contract, yung kontrata ninyo, ano po. So, yan po, ha? Tungkol dyan sa termination verification, ano? At yan ay gagawin ninyo sa labor office po. Kung saan po kayo doon naroon, ano? Okay, ano pa ang ating mga FYI? Punta tayo sa ibang FYI pa natin. At para sa ganun, para sa inyo karagdagan ng kaalaman, ano? Okay, ano pa ang ating mga FYI? Ha? Ito po, tingnan natin ito, okay? Ano po ang ilan nating FYI? Ano pa ang mga fees na dapat na i-shoulder ninyo? Para kunwari nag-sweldo kayo, ano mga dapat niyong bayaran? Iawa sa inyong sweldo. Isa po yung ARC. Kung sakali mag-renew kayo ng ARC, mamayaran po din nyo yun sa bayan. Ano pa? Yung periodical medical examination, yung mag-medical po kayo, may bayad po sa hospital yun. Kailangan din po na kayo ay magbayad po nun. Ano? Shoulder ninyo. Yung progress service fee, yung pong buwan-buwan na 1,008, 1,007, 1,005, kasi po kayo doon kung ilang taon na kayo rito, yung po, kung kayo po yung first year, 1,008, ang inaawal sa inyo, second year, 1,007, kada buwan. Kung yung third year na kayo, 1,500, at kung bumalik mo kayo, same employer, 1,500 na po. So, yung po kasama sa inaawal sa sweldo ninyo. Ano po? Shoulder ninyo, pero yung progress fee po kayo magbabayad, hindi pwede iaawas na employer sa sweldo ninyo yun. Ano pa? Yung pong health insurance, yung premium, siyempre may share mo kayo doon, pero din nga share din ang inyong employer. So, yan po, iaawas din sa sweldo ninyo, sa salary ninyo, nakalagay mo yan. Yung pong premium ninyo sa labor insurance, kung kayo po isakot ng labor standard law, yung mga nasa factory, nasa nursing home, yan, nasa manufacturing industry, kailangan po yan, meron kayong tinatawag nilang labor insurance. Yung withholding tax, kailangan din, yung mga sakot ng labor standard law, meron po kayong income tax na nire-require to put us na inyo po dapat na bayaran. So, yan po ang mga ilan na iaawas po sa inyo, na isosyoder ninyo bilang magkagawa dito sa Taiwan. No? Okay. Ano ba ang ating FYI, mga kabayan? Ang ilan natin FYI ay yung caretakers po na hindi nag-apply na manatili o magtrabaho sa nursing institution or nursing home ay considered na kayo ay lumalabag. Ano ho? Dito sa title na Employment Service Act. Ano? Lumalabag po kayo. Kahit na ang inyong alaga o pasyente ay nasa nursing home, ang employer po at ang broker, ano ho? Meron po kayong obligasyon na paalahanan ng otoridad na kung meron pong pagbabago o meron pong amendya sa mga impormasyon ng worker na inyo po inahay. Ano ho? Kailangan po. Ha? Kailangan po yan, kabayan. So, hindi kayo na permiso, ipaalam ninyo sa CLA o sa mga labor bureaus kung saan kayo malapit na kayo po ay na-transfer o kung saan kayo na talaga kayo sa nursing home. Ano? Okay, ano pa ang
sandaling FYI, ang workers po na hindi po nakapag-mer periodical medical, siya po ay mapumunta ng $300,000, ano? Kaya ang workers po na nakatapos naman ng medical, dapat i-report to sa health bureau within 15 days after the medical. Kaya ginawa po. Okay, wala na tayong oras po. At yan po ang ating mga FYI. Sana ang kasusunod na linggo dito sa programa ng Radyo Pinoy ay manatili kayong makinig. I love you all. Bye-bye. Maraming salamat po. Bye-bye.